paghihiganti at pang-aabuso ng aswang. Sa mundong ating ginagalawan ay may mga nilalang na kayang mang-alipusta, mangloko at mang-abuso sa kabaitan at kahinaan ng isang tao. Subalit na sa atin din ang solusyon at paraan para makaiwas at makalaban sa ganoong uri ng masasamang tangka sa atin. Iba yung pag-iingat at tibay ng kalooban ang dapat nating taglayin upang maibabawan ang kasamaan. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Joseph, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Cecil at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay personal ko pong karanasan. Gayon din ang aking kapatid na si Lester noong kabataan namin. Nadidaglaon ay nakapagdulot sa amin ang hilakbot at pangamba sa mga nilalang na aswang. Taong 1996, nasa edad 20 taong gulang na ako noon at mahirap ang buhay namin sa probinsya ng Pampanga. Halos isang kahit isang tukwa kami at hindi na rin ako nakapag-aral pa sa kolehiyo. Kahit gustuin ko pang maging doktor ay malabo ko nang makamtan ang pangarap ko dahil talagang mailap ang tadhana para sa akin at para sa aking pamilya. Isang araw, nagpadala ng telegrama sa akin si Tia Bianca at ipinababatid niya na gusto niya raw akong tulungan. Tutal ay nasa tamang edad naman ako. Ayoko pa sana kaso'y nahihirapan ni rin ako sa pagsasideline ko para makahanap ng pera. Kaya naman kahit na malayo ako sa pamilya ay tinanggap ko na rin ang alok ng tiyahin ko. Isa pa, mayroong restaurant ang aking tiyahin na pinapalago nilang mag-asawa. Kaya naman posible na pwede raw akong ipasok sa trabaho. Kahit mahirap ay pumayag na rin ang mga magulang ko dahil alam nila may mas malaking oportunidad para sa akin sa ibang lugar. At alam din nilang hindi ako pababayaan ni Tia Blanca o ni Tia Bianca. Hindi rin kasi kasyang kinikita ng nanay ko sa palengke bilang tindera ng mga gulay. Samantalang ang tatay ko naman ay hamak na manging isda at hindi rin araw-araw ay nakakahuli ng isda. Kaya naman nakontento na kami na hindi bago ang mga damit namin tuwing sumasapit ang Pasko at ang iba pang mahalagang pagdiriwang. Mahalaga sa amin ay nakakatawid kami sa matinding gutom araw-araw. Ako ang panganay sa aming limang magkakapatid, sumunod sa akin si Lester. Kaya noong sumapit ang araw ng aking pag-alis, ay binilinan ko siya na tulungan ng aming mga magulang at mga kapatid at huwag na munang magnonobya dahil mahirap ang buhay. Kailangan pa niyang makatapos sa sekundarya. Tumalima naman ang aking kapatid at naging sentimental pa ang tagpo ng mga magulang ko at ang iba ko pang mga kapatid na makapagpaalam ako sa kanila. Hindi ko mapigilang mapaluha at kung maaari nga sana'y huwag na akong umalis para hindi kami magkahiwa-hiwalay. Subalit kapag naiisip ko kung gaano naghihirap ang aking mga kapatid at buong pamilya at para pa kaming masahol sa daga ay mas pipiliin ko na lamang na magpakalayo at maibigay ang pangangailangan ng aking pamilya. Kailangan na may magsasakripisyo alang-alang sa magandang bukas nila. Pero bago pa ako bumiyahe, pinabaunan ako ng aking ama, isang dignum garapa na may lamang langis. Nagtaka ako kung para saan ang ganong bagay at binigyan niya naman ako ng sapat na paliwanag. Ayon sa kanya ay ginagamit iyon bilang panghaplas sa lamig, pilay, sakit sa balat, gayon din sa mga taong sinasaniban, kulam, barang, palipadhangin, maging sa mga aswang. Alam niyang malayong lugar ang Masbate. Nung mga panahong iyon ay maraming kwentong kababalaghan sa lugar na iyon kung kaya't maraming mga balibalita ukol sa mga aswang. Maligno at maging masasamang loob kaya pinagbaon niya ako ng mga proteksyon. Nagimbal ako sa mga sinabi ng tatay ko. Hindi ko sukat akalain magkakaroon siya ng mga ganoong agimat pero nagpapasalamat pa rin ako't pinagkaloob niya sa akin at matapos niyon ay umalis na ako sa aming bahay. Nagdasal na muna ako sa Diyos bago sumakay sa sasakyan at mula sa malayo tinanaw ko ang daan patungo sa aming bahay. Noong pumabiyahe na ako patungo ng Masbate ay doon ako lalong nilukuban ng matinding lungkot, takot at pangamba
dahil hindi ko alam kung anong magiging kapalaran ko at malayo pa sa akin ang aking pamilya. Pero habang binabaybay ko ang daan, ay nasusulyapan kong iba't ibang anggulo ng mga pasahero kung saan nasasalamin ko ang magkakaibang mukha ng buhay, at naisip ko na kailangan kong magpakatatag alang-alang sa aking pamilya. Hindi ako dapat mawala ng pag-asa at makapag-focus ako sa pangarap ko na makatulong at maiahon sa matinding kahirapan ng aking pamilya. Pinili ko ang landas na yon at walang ibang paraan kung hindi huwag umatras at magpatuloy na lamang at tanggapin ang anumang hamong naghihintay para sa akin. Napakatagal ng aking biyahe at nang sumapit na ako sa Masbate, doon na ako nabuhayan ng loob. Lalo nang sunduin ako sa terminal ni Tia Bianca, gayon din ang kapinsan kong si Bing na nasa 14 na taong gulang pa lamang noong mga panahong yon. Niyakap ko sila ng mahigpit at tagbatian kami bago sumakay ng tricycle. Kahit paano naman ay gumagaan ang loob ko dahil kamag-anak ko pa rin sila, at kahit na wala ko sa puder ng aking sariling pamilya, ay alam ko na hindi ako pababayaan ng aking mga kamag-anak na may malasakit sa akin. Hindi naman kalayuan sa bayan ng bahay nila Tia Bianca, malapit ang bahay nila sa isang malaking tindahan, at nang makarating ako sa bahay nila ay namanga ako nang makita na semi-bungalow type na dalawang palapag yung tahanan nila. Katabi niyon ang kanilang restaurant na maraming customers na kumakain. Mukhang big time na mag-asawa. Malayo-malayo na ang buhay ni Tia Bianca sa buhay ng nanay ko. Sa sipag at tiyaga niya sa pagdidiskarte ay nakamtan niya ang swerte sa buhay. Pagkapasok namin sa bahay ay sinalubong kami ni Tio Rolly, at mukhang makisig pa rin ang katawan niya at hindi ko pa siya kinikitaan ng pagiging matanda. Mabait siya at magiliw sa amin simula pa noong mga bata pa lamang kami, at siya na rin ang tinuturing kong pawang pangalawang ama. Tinulungan niya kaming maipasok ang mga dala ko at nakapagkwentuhan pa kami bago magsalo-salo sa pagkain. Marami akong nalaman ukol sa buhay nila. Matagal na palang nasa ibang bansa ang dalawa nilang anak na nurse at engineer, at sila ang mismong nagpagawa ng kanilang bahay, at sila rin ang nagbigay ng pera para makapagtayo ng negosyong pagre-restaurant. Nabanggit pa sa akin ni Tia Bianca na ipapasok niya ako magluluto at tagasilbi sa restaurant kung gugustuhin ko, at sila na mismong mag-asawa magpapasahod sa akin dahil alam nilang hirap na hirap ang pamumuhay namin sa Pampanga. Hindi ko yun tinanggihan at pumayag naman ako dahil marangal iyong trabaho. Natuwa si Tia Bianca at pinagsimula na niya ako sa pagtatrabaho kasunod ng araw. Noong sumapit ang kinabukasan, medyo nag-a-adjust pa ako dahil marami palang mga suki ang kumakain sa restaurant at talagang mabilisan ang pagkilo sa loob ng kusina. Bali tatlo kaming tagaluto at tagahugas sa may lababo, gayon din sa pagsisilbi sa mga customer. Kaya naman napasabak ako sa matinding trabaho ng araw na yon. Subalit hindi ko kinikitaan ang panghihina ng katawan ko. Nagpakitang gilas ako na talagang lubos na ikinahangan ng tatlo ko pang mga kasamahang nagluluto. Sumapit ang gabi at malapit na kaming magsarado. Pinagsilbihan ko ang isang maganda at sexy na babae na mukhang edukada. Dahil sa postura pa lamang ng kanyang mga damit, ay tila nagtatrabaho siya sa isang magandang kumpanya. Naamoy ko ang pabango niya at talagang humahalimbuyak ang bango niya kahit nasa malayong distansya. Talagang nakakaakit ang amoy niya, at kahit ang ibang kumakain sa karinderya ay sadyang napapalingon sa kanyang presensya. Matapos niyang kumain ay inabot niya sa akin ang bayad at nagbukol siya ng matatamis ng ngiti bago siya umalis. Natuwa naman ako dahil sa buong araw na yon ay may isang customer na nakapagbigay ng halaga sa pagseserbisyo ko. Sa mga sumunod na araw ay nakita kong muli ang magandang babae at naisip ko na baka suki siya ng restaurant. Nagkusang loob ako na magsilbi sa kanya at inilapag ko sa lamesa ang pagkain ina-order niya. Kumain siya at bumalik naman ako sa counter dahil may mga inaasikaso pa akong mga kagamitan. Makalipas ang ilang minuto, lumapit siya sa may counter at iniabot ang bayad. Nasurpresa naman ako dahil tinanong niya ang pangalan ko, at kasunod niyon ay inalam niya kung gaano na ako katagal na nagtatrabaho sa restaurant. Tumugon ako sa kanya nang may paggalang at pagrespeto dahil mukha naman siyang mabait. Sinabi ko sa kanya na galing ako sa Pampanga
at kadarating ko lamang sa Masbate, nagsisimula pa lamang ako magtrabaho sa restaurant ng aking tiyahin. Napangiti siya at nagpakilala bilang Monica, bilang clerk sa isang opisina sa Masbate. Inalok niya ako ng trabaho bilang sekretarya sa opisina dahil mukha akong maganda at matalino. Subalit tumanggi ako at nasabing hindi ako pwede sa ganoong trabaho dahil hindi ako nakapag-aral ng kolehiyo. Hindi naman siya nalungkot dulot ng pagkabigo. Bagkus ay inalok niya ako bilang janitress na bakante raw sa trabaho sa kanilang opisina. May binigay siya sa aking calling card at kung sakaling maisipan ko na magtrabaho bilang part-time job ay huwag akong mahihiyang tawagan siya. Nagpasalamat naman ako sa kabutihan ng babae at matapos na yun ay nagpaalam na sa akin bago lumabas ng restaurant. Samyo ko ang matatamis at tumahalim muyak niyang pabango. Sa kasunod na araw, bago umalis si Tia Bianca sa importante niyang pupuntahan, ay saglit ko siyang kinausap ukol sa nagpakilala sa akin na si Monica at kung paano niya ako inalok ng trabaho. Mukhang hindi nagustuhan ng tiyahin ko ang inaalok sa aking trabaho ni Monica at nasabi niya sa akin na manatili ako sa restaurant dahil napakababa ng inaalok sa aking trabaho at talagang mahihirapan ako kapag nagtrabaho ako sa opisina. Dagdag pa niya na baka kakarampot lamang ang sweldo ko doon at mag-aaksaya lamang ako ng oras doon. Pero naisip ko rin na nakakahiya ako magpapatuloy akong aasa sa pasweldo sa akin ng tiyahin ko. Ayoko rin namang umaasa sa kanila kahit pa nagtatrabaho ako sa kanilang restaurant. Sa huli, hinayaan ako ni Tia Bianca na pag-isipan ang bagay na yon. Mahalaga pa rin ang desisyon ko. Nagpaalam siya sa akin bago pa siya umalis. Sa magdamag ay pinag-iisipan kong mabuti ang tungkol doon at nang makapag-desisyon ako ay tinawagan ko sa telepono si Binibining Monica at nabanggit ko sa kanya na tatanggapin ko ang inaalok niyang trabaho. Naghanda ako ng resume at nakipagkita ko sa kanya bago kami nagtungo sa opisina. Kita ko naman ang kabaitan niya at nang pumasok kami sa isang silid ay doon niya ako iniwanan. Mayroong lalaki nag-i-interview sa akin at mukhang mataas din ang posisyon niya sa opisina. Nabanggit niya sa akin na mula Lunes hanggang Biyernes ang trabaho ko, mula ika-8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pwede rin ako mag-overtime kung gugustuhin ko. Hindi naman kalakihan ang sweldo pero sapat na rin iyong pandagdag dahil sa araw naman ng Sabado ay magtatrabaho ako sa restaurant ng tiyahin ko. Pagka-uwi ko sa bahay ay sinubalat ko sa mga kamag-anak ko ang aking naging trabaho. Medyo hindi pabor si Tia Bianca subalit hindi niya ako kinontra at wala na rin naman siyang nagawa kung hindi pumayag dahil sarili ko iyong desisyon. Subapit ang araw ng Lunes at nag-umpisa na akong magtrabaho bilang janitress sa opisina. Maagap ko nakapalagay ang loob ang security guard na si Mang Ambo, gayon din si Alan na mismong nag-interview sa akin. Naging magkiliw ako sa mga empleyado gayon din sa kanilang boss na nagngangalang Martin. Simpatiko siya talagang gwapo, subalit iba siya kung makatingin, iyon bang tingin na parang gusto kang hubaran at gustong makita ang buong kaluluwa mo. Naririnig ko pa sa ilang bulong-bulungan na may pagkababaero ang boss. Marami na itong nabiktimang babae, subalit nagtataka ang mga empleyado kung bakit araw-araw itong nag-o-overtime at kung minsan pa ay may nahuhuling babaeng kasabay nito pag-uwi. Kaya inala ng mga chismosa ay may kalantaring babae ang boss sa gabi-gabi nitong pagtatagal sa opisina. Kinabahan ako sa kanilang mga kwentuhan pero mas minabuti ko pa rin mag-ingat. Sinipagan ko ang pagtatrabaho at hindi ako kaagad nakauwi dahil inabot pa ako ng 8 ng gabi sa opisina. Tinapos ko noon ang paglalampaso sa sahig nang makarinig ako ng mahihinang pag-ungol ng babae. Nagsipag-uwian ng mga empleyado at ang alam ko ay ang boss at ang security guard ang natitira kong kasama sa opisina kaya imposibleng may babae doon. Kaso ay makailang beses kong narinig ang boses ng isang babae na nagmumula sa cubicle kaya tinapos ko ang paglalampas at iginala ang aking paningin. Habang naglalakad sa mga cubicle hanggang sa may naramdaman akong dumaan sa may likuran ko. Medyo kinabahan ako pero nanatili akong matapang at hinarap ko kung anumang klase ng nilalang yon. Naglakad ako sa lugar kung saan nararamdaman ko ang bultong tumaan sa likod ko. Tumigil ako sa silid ni Kinoong Martin. At napansin ko na bukas ang ilaw
at may maliit na pitak na bukas ang kanyang pinto. Nag-aalangan akong lumapit dahil baka biglang bumukas ang pinto at mahuli niya akong nanunubok sa kanya. Pero narinig ko na naman ang ipit ng babae mula sa silid, kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko upang lumapit doon sa maliit na siwang. Ipinagpalagay ko na lamang na hindi niya ako mahuhuli kung sakaling mabuksan ko ang pinto at makita ko kung ano man ang nasa loob niyon. Sumilip ako sa siwang at nanlaki ang mga mata ko nang may mapansin akong kamay na nakalapat sa upuan. At may kaunting bahid ng pulang likido ang daliri nito. Napatakip ako sa aking bibig at talagang umakyat sa batok ko pataas sa tuktok ko ang matinding kilabot. Pinala ko sanang buksan ang pinto, subalit may malakas na tinig na tumawag sa aking pangalan. Napasigaw ako ng gusto sa sobrang gulat at napamura pa ako sa hindi inaasahang pagkakataon. Pagkaharap ko ay nakita ko na katabi ko na pala si Boss Martin at titig na titig siya sa akin na para bang nakakita ng multo. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko sa lugar na yon. Tumugon ako at nagsinungaling. Nabanggit ko na naglalampasaw ako ng sahig sa bahaging cubicle malapit sa silid niya, pero biglang bumukas ang pinto at may nasilip na kamay ng babae. Napangiti si Boss Martin at mukhang biglang nagbago ekspresyon ng kanyang muka. Nabanggit niya sa akin na kaibigan niya ang babae at nagkaroon ito ng aksidente at nasugatan ng kamay, kaya kailangan niyang gamutin ang sugat nito. Pinaalalahanan niya pa ako na huwag na huwag ako magpapaabot ng hating gabi dahil mapanganib para sa akin ang bumiyahing mag-isa. Inalok niya pa akong ihatid ng kanyang sasakyan. Matapos niyang magamot ang kaibigan, subalit tumanggi ako at mabilis ako nagpaalam sa kanya. Bumalik ako sa lugar na pinag-iwanan ko ng mga gamit ko sa paglalampaso, at matapos na yun ay inilagay ko sa tamang lalagyan. Kasunod nun ay nagmamadali na akong dumiretso sa hagdan pababa patungo ng pinto. Inabutan ko doon ng kapalitang security guard at nagpaalam ako bago lumabas sa opisina. Malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko sa nangyari, at halos hindi ko may paliwanag ang sarili ko sa naging kaganapan. Nagabang ako ng sasakyan, subalit walang humihintong sasakyan. Karamihan ay may mga lula na pasahero, kaya matagal ako nakatayo sa may tabi ng kalsada at naghihintay sa paparating na panibagong sasakyan. Subalit laking gulat ko na may humintong magarang kotse na kulay itim. Pagbukas ng bintana, kaagad kong nabungaran si Boss Martin at ngumiti siya sa akin. Iyaya niya akong ihatid sa aking tinutuluyan, subalit tumanggi ako sa labis na kahihiyan. Pero nang mapansin ko na walang tumadang ibang sasakyan, napilitan na akong sumakay sa kotse niya kahit labag sa kalooban ko. Pumasok ako sa loob at tumabi sa kanya bago niya pinaandar ang sasakyan. Medyo naiilang ako sa kanya, pero siya na mismo ang kumausap sa akin. At hindi rin naman nagtagal at nawala ng hiya ko sa kanyang presensya. May kakaiba pa akong naamoy sa hininga niya kahit malamig ang temperatura sa loob ng kotse. Kakaiba ang amoy. Para bang amoy iyon ng karne na hindi ko mawari kung anong klase ng karne, kung karneng hayop ba ang kinain niya. Panay ang pagsulyap niya sa akin habang nagmamaneho. Pangiti-ngiti na lamang ako para hindi siya makahalata na hindi ako komportable sa ginagawa niya. Hindi na rin makatingin sa kanya ng diretso at ipinokus ko na lamang ang aking atensyon sa daan. Hindi nagtagal, napansin ko na parang biglang nangislap ang mga mata niya noong mapadaan kami sa madilim na daanan. Hindi ko alam kung namalikmata ako, pero baka dala lamang iyon ang pagod sa buong maghapong pagtatrabaho. Lumipas pa ilang mga minuto, nakita ko ang bahay ni Tia Bianca. Nagpatigil ako sa gawing tabi at bumaba ako ng sasakyan. Nasorpreso pa ako dahil halos kasabay ko pa siyang lumabas sa kotse. Lumapit siya sa akin at agad naman akong ngumiti at nagpasalamat sa kanya. Nagulat pa ako dahil napakabilis niyang kumilos at nahuwakan niya ang aking mga kamay. Pagkatapos ay tinapik niya ako sa balikat at sinabing huwag ako magpasalamat dahil talagang sadyang matulungin lamang siya sa mga empleyado sa opisina. Ibang klase ang pagkakahawak niya, medyo malikot ang mga kamay niya at tila gustong dumabo pa sa ibang sulok ng aking katawan. Paghawak na may kasamang paghimas. Bahagya akong napatras at tumistansya sa kanya, biglang dumagundong ang malakas na kaba sa dibdib ko nang maalala ko ang mga kwentuhan ng mga empleyado sa opisina ukol kay Boss Martin.
Naisip ko na baka nga manyaki siya at paraparaan lamang niyang makahawak sa mga babaeng nakakasama niya para mapagtakpan ang kahalayan niya. Muli ako nagpasalamat kay Boss Martin at para naman matakpan ang pag-iwas ko sa kanya ay inalok ko siyang pumasok na muna sa bahay ng tiyahin, subalit hindi naman niya ako pinaunlakan. Dahil lumalalim na ang gabi at marami pa siyang dapat gawin pagka-uwi sa kanyang bahay, kaya minabuti na lamang niyang magpaalam sa akin at pumasok sa loob ng kotse bago niya muli itong pinaandar palayo sa bahay ni Tia Bianca. Nagtungo ako sa bakuran ng bahay at inabutan ko si Tia Bianca na mukhang katatapos lamang magsarado ng restaurant. Lumapit ako sa kanya at nagmano. Agad niya akong tinanong kung sino ang lalaking naghatid sa akin pauwi. Sinagot ko naman siya na boss ko ang lalaki at siya mismo nagpapasweldo sa mga empleyado sa opisina. Hindi siya kagad makapagsalita pero makalipas lamang ang ilang minuto ay kinausap niya ako ng masinsinan. Nabanggit niya sa akin na nakita niya kahit sa malayuan ang lalaki at pinayuan niya ako na mag-iingat dahil pakiramdam niya may kakaibang misteryong bumabalot sa pagkatao nito na hindi dapat pagkatiwalaan. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Nagpapatotoo lamang iyon sa mga nababanggit sa akin ng nanay ko na noong dalaga pa si Tia Bianca ay may third eye ito at kahit kailan ay hindi nagkakamali sa kanyang mga kutob. Hindi lamang nasisiguro ng nanay kung aktibo pa rin bang nagagamit ni Tia Bianca ang kakayahan nito dahil sa mayroon na itong pamilya. Kung totoo man ang mga kutob niya ukol sa boss ko ay talagang kinakailangan kong mag-ingat dahil nakataya din doon ang puri at kaligtasan ko. Hindi na nagtagal ang aming usapan at pumasok na kami pareha sa loob ng bahay nang mapansin ni Tia Bianca sa kanyang relo na pasado alas 10 na pala ng gabi. Pagkapasok namin sa loob ng bahay ay isinaradong mabuti ang mga tarangkahan ng mga pinto at wala na kaming nabutang miyembro ng pamilya na gising at hinihintay kaming makauwi. Nagpaalam na muna kami sa isa't isa at dumiretso sa kanya-kanya naming silid. Kinaumagahan, pumasok na ako sa trabaho at napansin ko na bago ang sekretarya ng boss ko at nalaman ko pa sa kaibigan kong empleyado na si Binibining Monica pala ang nagrekomenda rito. Naisip ko na siya palang pinagkakatiwalaan na humanap ng mga empleyado sa opisina sa tuwing may bakanting posisyon. Ipinagpatuloy ko na lamang ang pagtatrabaho at nasulyapan ko ang bagong sekretarya. Maganda ang hubog ng katawan nito at mabilis siyang kumilos. Nakita ko rin na maaliwala sa mukha ng boss namin na tila ba panatag ang loob niya sa kanyang sekretarya. Iniiwas ko naman ang sarili ko sa kanya at ayokong mapadako na naman ang atensyon niya sa akin. Kaya naman ako na mismo ang dumayo at hindi na muna nagpakita sa kanya. Dumako na naman ang gabi at nakita ko na lumabas ang boss namin kasama ang kanyang sekretarya. Walang masyadong empleyado ng mga oras na yon kaya walang nakapansin sa kanilang pag-alis. Sa opisina, marahil ay may mahalagang meeting silang pupuntahan kaya nagmamadali ang mga ito. Hindi na ako nagtagal at bandang alas 7 ay umuwi na ako ng aming bahay. Pasalamat naman ako dahil wala akong narinig na kung anumang kaluskos o ingay buwat sa silid ng boss namin. Mukhang walang naiwang babae si Boss Martin kaya payapa ang buong paligid sa loob ng opisina. Sumapit ang araw ng Sabado, nagpadala ako ng pera buwat sa una kong sweldo sa opisina kalaki pang sulat sa aking pamilya. Masayang masaya ako dahil nakapagpadala ako ng pera sa kanila at may mabibili na silang pagkain at panggastos sa bahay. Nang makatanggap ako ng panibagong telegrama ay nabalitaan ko na umeksam sa bahaging Quezon si Lester at maswerteng nakapas at nakakuha ng scholarship. Masaya ang mga magulang ko dahil sa kasunod na pasukan ay makakapag-enroll na ito sa kolehiyo at may pagpapatuloy ang pag-aaral. Natuwa naman ako sa magandang kapalaran ng kapatid ko at hindi na mahihirapan ang mga magulang ko sa mabigat na gastos sa paaralan dahil nakakuha si Lester ng scholarship at halos kalahati na lamang ang babayaran niya sa paaralan. Nagkaroon na rin ng katuparan ng pangarap ko para sa aking pamilya. Noong dumako ang Linggo ay sama-sama kaming nagsimba ng pamilya ni Tia Bianca at nagpasalamat kami sa biyaya ng Diyos sa araw-araw. Araw ng Lunes,
Nagimbala ko sa balitang natagpuan ng bangkay ng sekretarya na palutang-lutang sa may ilog. Nawawala ang mga laman loob nito habang wakwak ang tiyan at dibdib. Usap-usapan ng makakating dilang empleyado na base sa mga narinig nila buhat sa aming boss na inihatid niya ang sekretarya sa bahay nito bago pa muling lumabas at nakipagkita sa mga kaibigan sa isang sikat na club. Hinala ng mga otoridad na pinag-interesan ito ng mga adik at ginahasa muna bago kinuha ang laman loob at itinapon sa ilog. Pero ibang nasa isip ko, posibleng asawang aming kagagawan niyon dahil sa mga laman loob na nawawala sa katawan nito. Naguguluhan ako kung nagsasabi ng totoo o hindi ang boss namin. Kung wala talaga siyang kinalaman sa pangyayaring yon, ay hindi ko na maiisip na maaaring siya ay asawang. Pilit ako nagtrabaho ng maayos pero narinig ko buhat sa aming boss na makasalubong ko siya at si Binibining Monica na nagpapahanap na naman ng bagong sekretarya dahil maraming trabaho ang kailangang tapusin at nararapat lamang na makatuwang para matapos ng mga gawain sa opisina. Tumalima si Binibining Monica bago nagpatuloy sa paglalakad. Napasulyap sa akin ang boss namin at nagpakawala siya ng makahulog ang ngiti. Umiwas naman ako ng tingin at naglakad na lamang palayo para hindi ko siya makausap. Nang dumating ang katangalian ay sumabay ako sa pagkain kasama ni Mang Ambo. Pagkabalik ko sa trabaho ay nakita ko si Binibining Monica na pumasok sa loob ng silid ni boss. Hanggang sa sumapit ang gabi hindi pa rin ito lumalabas. Napuno ako ng pagdududa kaya naman napilitan na naman akong manubok ng oras na yon. Saglit akong lumapit sa may pinto at idinikit ko ang tinga ko sa pinto. Nakakarinig ako ng mahihinang hagik-gikan, gayon din ang mga pag-ungol. Pakiramdam ko ay may kababalagang nangyayari sa kanilang dalawa. Inawakan ko at ipinihit ang seredura. Laking gulat ko na hindi iyon nakalak. Hindi maingat si Boss Martin at palagay ko ay hindi niya naisip na baka may ibang taong makahuli sa kung anumang ginagawa nila ni Binibining Monica sa loob ng silid. Dahan-dahan kong ibinukas ang pinto at halos mapasigaw ako sa aking mga nasaksihan. Pero pinigilan ko ang sarili ko sa matinding takot at kaba. Mula sa lamesa ay nasa ibabaw silang dalawa at nagniniig ang mga katawan. Kitang-kita ko na nanlilisik ang kanilang mga namumulang mga mata at doon ko napagtanto na mga asawang pala silang dalawa. Hinila ko ang seredura at sinarado ko ng mabuti ang pinto na walang malakas na ingay. Pagkatapos ay marahan akong naglakad palayo sa silid. Dumiretso ako sa ibaba at nang makarating ako bago sumapit kay Mang Ambo ay biglang nanginig ang buong katawan ko. Sa sobrang takot, lumakas ang kabog ng dibdib ko at talagang pinagpawisan ako ng malamig. Totoo nga palang mga hinala ko kay Boss Martin na siya ay isang asuwang at walang duda na siya rin ang pumaslang sa kanyang dalawang magkasunod na sekretarya. Hindi ko lang lubos maisip na asuwang pala si Binibining Monica at may lihim pa siyang relasyon sa boss namin. O mas tama ko pang isipin na maaaring matagal na silang may relasyon at magkasabot sila sa pagpaslang ng mga tao. Marami pa rin gumugulo sa isip ko pero natigilan ako nang tawagin ako ni Mang Ambo at yayain na niya akong umuwi dahil darating na ang kapalit niya at delikado na para sa akin ang umuwi ng malalim ng gabi. Saglit ako na ay masmasan at sumang-ayon sa mga sinabi niya. Magkasabay kaming lumabas ng opisina. Nag-alok pa siya na sumakay ako sa motorsiklo niya at ihatid niya ako sa bahay subalit tumanggi ako dahil malayo pa ang destinasyon niya at aabutin pa siya ng ating gabi kung ihahatid niya pa ako. Hinayaan niya na lamang ako mag-commute at sinabing mag-iingat bago pa kami magbaalam sa isa't isa. Mas gugustuhin ko pang umuwi mag-isa kaysa makasalubong ko na naman ang kinatatakutan kong boss at ayaw ko na rin na maulit na maihatid na naman niya ako sa bahay ni Tia Bianca. Nakahanap ako ng jeepney na may mangilang-ilang pasahero at mabilis akong sumakay. Pagkadating ko sa bahay ay hindi ko na sila inabutan. Marahil ay nasa kanya-kanya na silang mga kwarto kaya dumiretso na ako sa aking silid tulugan at pagkapasok ko ay nagdarasal ako ng taimtim bago ako nagpalit ng damit. Hindi ako makatulog ng maayos sa magdamag at pag sumasagi pa rin sa isip ko ang makamundong pagniniig ni na boss at Binibining Monica. Kaya bago pa ako makapasok sa trabaho ay gumawa na ako ng resignation letter dahil ayokong mapahamak at madami pa
sa anumang kababalagan at kaguluhan na nagaganap sa opisina. Subalit noong pumasok ako sa trabaho ay hindi ko na nagawang ibigay ang sulat dahil kaarawan pala noon ng boss at maaga kaming umuwi sa hapon para makadalo sa kanyang bahay. Ayoko pa sanang dumalo pero niyaya ko ni Namang Ambo, Sir Alan at Binibining Monica at siyempre ni Boss Martin, kaya talagang napilitan akong pumunta. Napakalaki ng kanyang bahay at mukhang mamahalin pa mga kagamitan. Marami rin siyang mga inihandang pagkain at imported na alak. Napakasaya ng naging party ni Boss Martin at lahat kami ay nag-i-enjoy. Inabot na kami ng alas 12 ng hating gabi. Hindi nagtagal ay isa-isang nagsipag-uwian ng mga empleyado at mga bisita. Marami na sa kanila ang inaantok at mga lasing na, kaya nagsipagpaalam na silang lahat kay Boss Martin. Sasabay na sana ako sa pag-uwi kay Sir Alan at Mang Ambo nang magpumilit sina Binibining Monica at Boss Martin na paiuwanan ako at sila na lamang ang maghahatid sa akin. Nagbubumilit naman akong sumabay kay na Sir Alan at Mang Ambo. Subalit ganoon na lamang ang pakiusap sa akin at sa kanilang dalawa ng boss namin, kaya wala na silang nagawa kung hindi hayaan na lamang ako sa pangangalaga ni Boss Martin. Dumagundong ang malakas na kaba sa dibdib ko nang makapagpaalam si na Sir Alan at Mang Ambo, lalo pa nang makalabas na sila ng bahay. Ayokong maiwan kasama si na Binibining Monica at Boss Martin, pero wala akong ibang mapagpipilian ng mga sandaling iyon. Makalipas ang ilang minuto, naiwang kami sa sala ni Boss Martin. Saglit kaming iniwanan ni Binibining Monica para magkausap kami nang masinsina ni Boss Martin at nagtungo na siya sa silid tulugan. Nakaupo kami sa sopa at ganoon na lamang ang takot ko nang tumapo ang mga kamay niya sa balikat ko at inakbayan ako na may halong mali siya at kapusokan kasabay niyon ay inalok niya ako ng trabaho bilang kanyang sekretarya. Hindi ko alam kung lasing lang siya o palabas lamang niya yon para mahimas ang aking balat. Napahalakak ako upang bawasan ang tensyon sa pagitan namin at pagkatapos itinanggal ko ang kamay niya sa balikat ko at sinabing mukhang marami na siyang nainom dahil hindi na niya alam ang mga sinasabi niya. Ngunit hindi siya natinagbagos pa, lalo pa siyang lumapit at hinimas-himas ang pisngi ko, kaya tutuyan na ako napapitlag sabalit hindi na niya ako inayaang makatayo. Umibabaw siya sa akin at pilit na binubuksan ang butones ng damit ko. Nagumpisa akong magsisigaw at nagkakapakap ako sa mga lamesa nang mahablot ko ang isang babasaging florera. Walang ano-ano'y inihampas ko yun sa ulo niya na naging hudyat para tumigil siya sa balak niyang panggagahasa sa akin. Nabasag ang florera at mabilis akong nakawala sa kanya. Tumayo ako at nakita ko na nanlilisik ang matatalim niyang mga mata. Kasabay niyon ay lumago ang mga balahibo niya sa buong katawan at tumulis ang mga pangil. Umungol siya at akma akong dadakmain nang makuha ko sa bulsa ko ang garapa dignum na kumukulo ang langis mula sa loob nito. Binuksan ko ang garapa dignum at mabilis na isinaboy sa mukha niya ang langis. Umatungal ng pagkalakas-lakas si Boss Martin at kasabay niyon ay bumukas ang pinto at lumabas si Binibining Monica na nasaan yon ang pagiging aswang. Lumapit siya sa akin subalit bahagyang napaatras nang makita ang hawak-hawak kong garapa dignum. Inalalayan niya si Boss Martin na mukhang nasunog ang mukha. Pinaamin ko silang dalawa kung gaano na nila katagal inililihim ang pagiging aswang, gayon din ang kanilang relasyon. Hindi na sila nagtaka kung paano ko nalaman. Posibleng alam na nila na may nalalaman ako dahil kinagabi na ako sa pag-uwi buhat sa opisina. Si Boss Martin ang mismong nagpaliwanag at nagsabing simula nang magtrabaho si Binibining Monica ay nagkaroon na sila ng lihim na relasyon. At nahawa niya na ito ng pagiging aswang. Mahilig sa tawag ng laman si Boss Martin, kaya naman nagpapahanap siya kay Binibining Monica ng sariwa at magandang sekretarya na pagkatapos niyang pagsawaan ipapaslangan niya para makain ang mga laman loob nito. Matagal na nila yung kinagawa at malinis nilang natatrabaho, kaya hindi sila napaghihinalaan ng mga empleyado maging ng mga otoridad. Hanggang sa matagpuan ako ni Binibining Monica, subalit nahirapan sila sa akin dahil hindi ako qualified sa pagiging sekretarya at mailap ako kay Boss Martin, kaya humanap sila ng pagkakataon para maipaay nako sa bitag.
Mabuti na lamang at may dala-dala akong proteksyon kung hindi magiging isa na lamang ako sa mga bangkay na paglalamayan. Sinabihan ko silang dalawa na hayaan na akong makaalis upang hindi ko silang mapaslang. Nangako ako na wala akong pagsasabihan ng nangyari. Basta paalisin nila ako ng maayos sa bahay. Naunawaan naman nila ang sinabi ko kaya naman mabilis akong kumilos palabas ng bahay at nagmamadali akong kumaripas ng takbo patungo sa sakayan para makabiyahe ako pa uwi sa bahay. Noong sumapit ang umaga, hindi na ako pumasok sa trabaho. Ipinaabot ko na lamang kay Mang Ambo ang aking resignation letter at hindi ko sinabi sa kanya ang tunay na dahilan. Nagimbento ako ng kwento at nasabing may malaking trabaho inalok sa akin si Tia Bianca at mas pinili ko na doon na lamang magtrabaho. Nalungkot si Mang Ambo noong magpasalamat at magpaalam ako sa kanya. Itinuring pa naman din niya akong parang tunay na anak at napamahal na ako sa kanya. Ipinagpatuloy ko ang buhay ko at nanatili na lamang ako sa restaurant ni Tia Bianca. Hindi ko na rin muling nakita si Boss Martin at Binibining Monica. Marahil natakot na sila sa mga posible ko pang gawin sa kanila. Nagkaroon ako ng katahimikan at hindi nagtagal ay nakaipon ako ng pera para pang negosyo ng sari-sari store ng nanay ko at pinag-alaga ako naman ng mga baboy at manok ang tatay ko para naman may iba silang negosyong mapagkakakitaan at hindi na sila magtitiis sa palengket pangingisda. Natutunan ko na rin na maging matibay at matapang sa lahat ng mga pagsubok na nangyari sa aking buhay. Ang karanasan ko sa opisina ang nagsilbing aral sa akin na hindi lahat ng mga nilalang na may magagandang pisikal na katangian ay mabubuti't nagtataglay ng kagandahang asal. Nagkukunwari na lamang sila para matakpan ng kasamaan para makabiktima ng ibang tao. Iniisip ko na wala na akong ibang mararanasang ganoong uri ng kababalaghan, subalit nagkamali pala ko. Pansamantala na muna akong umuwi sa aming bayan at inabutan rin noon si Lester ng bakasyon. Nagbakasyon na muna ako at pansamantala akong sumama kay Lester na noon ay nagtutungo rin sa bukid habang abala ang tatay ko sa pagninegosyo ng paghahayupan. Mangyaring mayroon palang kapirasong lupa sa bukid na ipinamana ang lolo namin at iyon lamang ang bahaging sinasaka ni Lester. Magandang mga aning palay noon at naging masagana ang aming pang-araw-araw na pagkain. Hindi nagtagal at nakilala naming magkapatid ang kaibigan at kumpare ng tatay namin na si Mang Octavio, naninong din sa binyag ng aking bunsong kapatid. Ipinakilala siya sa amin nang minsan magkainuman silang magkumpare sa bahay ni Mang Octavio at doon ay nakapagpalagayan namin siya ng loob. Palapiro siya at talagang palakaibigan. Inireto niya pa kay Lester ang nag-iisa niyang anak na si Beatriz dahil baka maging matandang dalaga ito at gusto na rin niyang magkaapo. Akala ko'y nalasing siya subalit nakakailang galon na pala sila ng lambanog ng tatay ko subalit hindi man lamang siya kinakitaan ng pagkalasing. Ginawa niya lamang tubig ang alak, mukhang matibay siya at hindi ko man lamang nakitang sumusuka o inantok. Kaya kahit pabiro ang pagrereto niya kina Lester at Beatriz ay natiyak ko na seryoso siya sa sinasabi niya. Lumagpas ang alauna at natapos na ang kanilang inuman. Binalak naming umuwi kasama ang tatay namin subalit hindi na kami pinauwi ni Mang Octavio dahil delikado na sa daan at mukhang lasing na rin ang tatay ko. Kaya naman pagkatapos naming mailigpit ang mga pinag-inuman ay inalok sa amin ni Mang Octavio ang isa pang bakanting silid na dati-rati ay kwarto ng kanyang asawang na mayapa na. Nagpasalamat ako at doon ay umiga kaming magkapatid sa kawayang kama kasama ng aming ama. Rinig na rinig ko ang pag-aho ng kanyang paghilik, halatang-halatang pagod sa maghapong pagtatrabaho. Hindi ako makatulog sa lakas ng hilik ng tatay ko kaya sa sahig na lamang ako natulog. Pero nang bandang alas tres ay nakarinig ako ng mga pagkalabog sa labas ng kwarto. Paulit-ulit ko naririnig ang pagkuluskos kaya naman bumangon ako sa higaan at maingat na lumabas ng kwarto. Kaso nakasabay ko pa si Lester sa pagbangon kaya wala na akong nagawa kung hindi magkasama kaming lumabas. Inabutan namin sa sala na papalabas ng pinto si Mang Octavio. Nagmamadali siyang umalis at may kaluban sa kanyang tagiliran. Gusto sana namin siyang tawagin subalit mabilis siyang nakalabas ng bahay. Sinundan namin siya at isinarado ng mabuti ang pinto. Medyo madilim pa sa labas
Pero kahit papaano naaaninag ko naman ang daan. Nahagip ng paningin namin si Mang Octavio at mukhang patungo siya sa imbakan ng mga palay na malapit sa kanyang bahay. Lumapit kami sa may pinto ng imbakan at nakita ko siyang pumasok sa loob. Kaya naman naisipan naming magkapatid na pumasok na rin at magtago sa ilang hani ng mga sako-sakong palay. Sa isang tabi nakita ko siyang nakatayo at may binubulyawan habang inilalabas ang matalas niyang itak na mula sa kaluban. Hindi nagtagal at may mga lumitaw na tatlong armadong lalaki na may takip ang mga muka na animoy mga kawatan. May dala silang mga baril at tila may masamang tangka kay Mang Octavio. Ikinasa nila ang kanilang mga baril at biglang may inilabas na kwintas si Mang Octavio. At sa kwintas niya ay may nakalagay na mutya, espesyal na bilugang mutya na hindi ko mawari kung anong klase, pero ikinasa ng tatlong lalaki ang kanilang mga baril at walang habas na pinagpuputukan si Mang Octavio. Tumalikod kaming magkapatid at nagmamadaling tumakbo sa may pinto para humingi ng tulong. Subalit huminto kami sa pagtakbo nang bigla akong lingunin ng tatlong armadong lalaki at itinigil nila ang pagbaril kay Mang Octavio. Namilog ang mga mata nila ng masaksihan na wala man lamang tama ng baril at hindi tinamaan sa buong katawan si Mang Octavio. Nagimbal ako sa akin nakita, pero hindi pa pala natatapos doon ang lahat ng mga kagilagilalas na pangyayari, dahil noong naglabas ng mga patalimang tatlong lalaki ay biglang naglaho sa kanilang mga paningin si Mang Octavio. Subalit patuloy na gumagalaw ng mag-isa ang itak. Nahiwa nito sa kamay ang isa sa mga kawatan. Samantalang ang dalawa naman ay nadaplisan sa hita at dibdib. Nagmamadali silang kumaripas ng takbo at hinanap ang daan palabas ng imbakan ng palay. Nagtago kami sa gilid ng mga nakahani na sako ng palay at walang nakapansin sa aming presensya. Hinabol ko ng tingin ang mga lalaki na sumisigaw at humihingi ng tulong. Nagpumilit silang makalabas sa pinto. At matapos niyon ay unti-unting lumitaw ang presensya ni Mang Octavio, at kasabay niyon ay dumating ang anak niyang dalaga, gayon din ang dalawa pa nilang kapitbahay. Itinanong nila rito kung ano ang nangyari at isiniwalat niya na may mga kawatang gustong magnakaw ng mga sako ng palay. Mabuti na lamang at naabutan niya ang mga ito, pero sa kasamang palad ay hindi niya nahuli. Pero may palatandahan siya ng pagkakakilanlan ng mga ito dahil nasugatan niya ang mga kawatan gamit ang kanyang matalas na itak. Nag-alala ang kanyang anak at itinanong ang tungkol sa mga putok ng baril. Pinakalma naman ni Mang Octavio ang anak at nabanggit na hindi siya tinamaan ng mga bala ng baril, kaya walang masamang nangyari sa kanya. Pinayuhan pa niyang bumalik na ito sa bahay, gayon din ang dalawang kapitbahay, at susunod na lamang siya matapos maisarado ang imbakan ng palay. Nang tuluyang makaalis ang anak at kapitbahay niya, ay biglang lumingon si Mang Octavio at sa pool na tumingin siya sa bahaging pinagtataguan namin. Nasaksihan niyo pala ang mga nangyari. Hindi kayo dapat na magtungo rito dahil mapanganib. Para sa mga katulad nyo ang madubok sa pakikipagsagupaan sa mga kawatan, pahayag ni Mang Octavio. Tumayo kami't lumabas na mula sa pinagtataguan. Pagpasensya nyo na po ang kapangasan namin. Gusto lang po sana naming alamin ang mga pangyayari at nagbaka sakali po kaming matulungan kayo. Nahihiya kong paliwanag pa sa kanya. Napabuntong hininga si Mang Octavio at muling nagsalita. O siya, sige. Bumalik na kayo sa bahay at matulog kasama ng tatay ninyo. Kailangan kong may saradong mabuti ang pinto at baka bumalik na naman ang mga kawatan at malimas nila ang mga sako ng balay. Tumalima kami, subalit nagpumilit pa rin si Lester na itanong ang bagay na gumugulo sa isipan niya. Hinarap niya si Mang Octavio at matabang na tinanong. Ano pong nangyari sa inyo kanina? Bakit hindi kayo tinamaan ng mga bala at bigla na lamang kayo naglahong parang bula? May tinataglay po ba kayong kapangyarihan? Pinagmasdan niyang mabuti si Lester at saka nagwika. Nakakasama ang labis na kaalaman dahil dulot nito ang kapahamakan. Balang araw ay malalaman mo rin ang buong katotohanan. Sa ngayon ay bantayan mo ang tatay mo dahil lasing na lasing siya sa dami ng alak na nainom niya. Hindi na kami nakapagsalita bagkus ay nag-umpisa na kaming maglakad palabas sa imbakan ng palay at nagtungo na ako sa bahay ni Mang Octavio.
Hinintay naman kami ng kanyang anak at pagkakita niya sa amin ay ngumiti siya ng matipid at pumasok na kami sa loob ng bahay at dumiretso. Dumiretso na kami sa kwarto at inabutan namin naghihilig pa rin ang tatay namin. Napakalalim ng pagkakatulog niya at hindi na malaya ng mga putok ng baril. Sasayag ako muling humiga pero hindi ko magawang makatulog ng maayos sa pag-iisip kung anong klase ng anting-anting mayroon si Mang Octavio. Kakaunting oras lamang ay tinulog namin bago kami nagising kasama ang tatay namin. Noong sumapit ang magbubukang liwayway ay pinagkapinan muna kami ni Mang Octavio bago kami umuwi sa aming bahay. Nanatili ang tatay namin sa aming bahay at nagawa pa niyang matulog dahil gusto niyang makapagpahinga at medyo masama ang pakiramdam niya. Kaya naman kami na lamang ni Lester ang nagtrabaho sa bukid. Tinanghali kami ng pagdating at inabutan namin ang mga kapwa magsasaka na nagkukwentuhan ukol sa kaganapang nakawan ng sako ng palay sa imbakan. Tampok pa rin sa usapan si Mang Octavio pero nanatili pa rin lihim ang tungkol sa hiwagang bumabalot sa pagkakabaril sa kanya. Sumapit ang takip silim at magkasabay kami sa pag-uwi. Hindi pa rin niya inaamin o pinapaliwanag sa amin ang kapangyarihang tinataglay niya. At pakiramdam ko'y iniiwas niya ang paksang pag-uusapan namin para hindi mapunta sa nagdaang gabi ang aming talakayan. Dumako kami sa isang bakanting loteng walang kabahayan. Bigla kaming yumukod ni Mang Octavio dahil may kung anong kutsilyo ang dumipad sa ibabaw ng ulo namin. Tumarak sa katawan ng puno ang kutsilyo at kasabay niyon ay dumagundong ang magkasabay na kulog at kidlat. Hindi nagtagal ay lumitaw na tatlong kalalakihang may hawak na patalim. Bumuhos ang malakas na pagbuhos ng ulan na naging hudyat para sumalakay ang tatlong kalalakihan sa aming tatlo. Pamilyar ang kanilang mga anyo at nakita ko ang isa sa mga lalaki na may putput na tela ang kamay kaya nakakatiyak ako na sila ang mga kawatan sa nagdaang gabi. Binunot ko ang itak sa akin tagiliran gayon din si Lester. Pagsulyap ko kay Mang Octavio ay namangha ako ng himasin niya ang mutya na nakukwintas sa kanyang leeg at pagkatapos ay dumukot siya ng putik sa lupa. Doon siya unti-unting naglaho. Inatake ako ng lalaki at mabilis naman akong nakailag. Sinuntok siya sa mukha ni Lester at kapwa kami pinagtatagisan ng lakas. Pero laking gulat ko nang may malakas na puwersa ang tumulak sa dalawa pa niyang kasamahan. Tumilapon ang mga ito at napahampas sa katunggali kong lalaki hanggang sa bumagsak silang tatlo sa putikan. Walang ano-ano ay may dumating ng mga tanod at inawat kaming lahat. Pagtalikod ko'y nakita ko si Mang Octavio. Ipinaliwanag niya sa mga tanod ng tatlong kalalakihan ang mga kawatang balak na magnakaw sa imbakan ng palay. Kaya naman pinagtulungan silang bitbitin ng mga tanod para dalhin sa himpilan ng mga alagad ng batas para maimbestigahan. Nagpapasalamat sila sa pagbibigay ng impormasyon ni Mang Octavio at pagkatapos niyon ay mabilis silang umalis dala ang tatlong lalaki. Tumigil ang ulan at nagpatuloy kami sa paglalakad. Habang naglalakad ay hindi napikilan ni Mang Octavio ang sarili at isinuwalat niya sa amin ni Lester ang kanyang lihim. Natamo niya buhat sa kanyang lolo ang mutya ng putik na nagamit niya bilang proteksyon sa masasamang elemento noong kabinataan niya. Upang mapanatili niya ang kapangyarihan ng mutya ay kinakailangan niyang gumawa ng tama at patuloy na tumulong sa kanyang kapwa. Noong makapangasawa siya ay namiligro ang buhay niya pati na rin ang asawa niya nang makainkwentro ang asuwang na si Nicolas na isang hari mo doon. Nag-anyong mabangis na baboy ramo at natalsikan ng laway ang asawa ni Mang Octavio. Kaya upang hindi na maging ganap na asuwang ay nagawa nitong wakasan ng sarili. Kinitil niya ang sarili na nakapagdulot ng matinding pagdurusa kay Mang Octavio. Kaya naman ipinanghako niya sa kanyang sarili na hahanapin niya at papaslangin si Nicolas upang may pagiganti ang pagkawala ng kanyang asawa. Sa puntong yun ay bahagi ako na lungkot. Lalo pa nang maantig ako sa sinabi ni Mang Octavio na ang natitira niyang kayamanan ay ang kanyang anak na dalaga at hindi niya makakayanan kung mawawala pa ito sa buhay niya. Masaya naman kaming magkapatid at pinagkatiwalaan kami ni Mang Octavio ng kanyang lihim. Dagdag pa niya na malaki ang naging benepisyo sa kanya ng mutya ng putik. Napalakas nito ang kanyang pangangatawan at nakaligtas siya sa anumang sakuna o panganib.
Ang mutya ng putik ay may taglay na kabal na hindi tatalaban ng anumang bala o baril o anumang matutulis na sandata. May kakayahan din ito ng tagapulag na kaya maglaho sa dilim o hindi makita ng sinumang nagtataglay ng mutya. May lakas din ito na tagaliwas na kapangyarihang makataka sa mga kaaway. Sa haba ng kwentuhan namin ay hindi ko na malaya na malapit na pala kaming makarating sa bahay ni Mang Octavio. Nakasalubong namin si Beatrice at magalang siyang nagmano sa kanyang ama at pagkatapos ay bumati siya sa aming dalawa at kasabi niyang ibinigay sa akin ang mansanas samantalong inabot niya naman kay Lester ang ilang piling ng saging mula sa kanyang basket. Pagagaling pala niya sa palengke at namili siya ng mga prutas at gulay. Buong puso kong tinanggap ang mga prutas at nagpasalamat ako kay Beatrice. Namula naman si Lester kaya lalo pa siyang kinantsawan ni Mang Octavio na ikinamula rin ang mga pisngi ni Beatrice. Kaya para matigil ang pagbibiro sa kanila ay kami na mismo ni Lester ang nagpaalam sa kanilang magama at lumiko na kami sa daan pauwi ng aming bahay. Pagkatating namin sa bahay ay inabutan namin ang tatay na nakaupo sa kahoy na upuan at mukhang maganda na ang kanyang pakiramdam. Ibinigay namin sa kanya mga prutas at naikwento ko rin ang tungkol sa pagkakahuli namin ni Mang Octavio sa mga kawatan bago kami naabutan ng mga barangay Tanod. Hindi ko lamang nabanggit ang tungkol sa paggamit ng tagabulag at kabal ni Mang Octavio. Pero kitang-kita ko kung paano namang hat pinuri ng tatay ko ang kumpare niya sa taglay nitong katapangan. Nabanggit din niya na sa kinabukasan ay bibisita siya sa bukid para na rin makausap ang kanyang kumpare. Biglang lumitaw sa harapan namin ang nanay ko at panay ang pagkakantsaw sa tatay ko. Naku, kung makapag-inom ang tatay mo parang walang bukas. Pagkatapos na malasing ay hindi naman kaya ang sarili. Bumuwelta naman ang tatay ko. Hoy Claudia, nagkataon lamang na naghating gabi na, kaya inantok na ako. Pero kung maagap kami nagsimula sa pagkinom ay kayang-kaya kong makauwi at tuwid pa ako maglalakad ng walang katama-tama. Tumigil ka nga Matyas, at baka hindi ka pa man lang nakakahakbang sa lupa ay bumagsak ka na dahil sa kalasingan mo. Hay, maganda na tayo ng mga pinggan, kubiertos at mga baso. Siguradong epekto lamang ng gutom yung mga pinagsasasabi mo. Hindi na namin napikilan ni Lester ang mapahalakhak sa pambibiro at pambabara ng nanay ko kay tatay. Mabuti na lamang at hindi siya napipikon dahil kung minsan ay lumalagpas na sa limitasyon ng tabas ng dila nito. Pero marunong naman siyang humingi ng paumanhin kapag nakakasakit siya ng damdamin ng ibang tao. Napuno ng halakhakan at masayang kwentuhan ang pagkainan namin noong gabing yon. At pagkatapos namin makapagligpit ng mga pinagkainan ay doon pa lamang kami nakabawi ng maayos na pahinga ng tatay ko. Kinabukasan, maaga kaming nagtungo sa bukid at mukhang payapa ang paligid, subalit nagulat na lamang kami nang dumating si Mang Sebastian na may masamang balita. Di umano ay nawawala ang bunsong anak na dalagitan ng kumpare niyang si Mang Baltasar at natagpo nito sa talahiban na butas ang tiyan, puno ng kalmot ang katawan at nawawala ang puso at atay. Pinaniniwalaan ng matanda na may gumagala na namang asubang sa buong nayon kaya lahat ng mga kadalagahan ay pinag-iingat. Nabahala ako at naisip ko si Beatrice. Saglit ako napasulyap kay Mang Octavio at kita ko naman na malalim ang kanyang iniisip. Buwat umaga hanggang sa sumapit ang hapon ay hindi makausap ng matino si Mang Octavio at tila tahimik lamang siyang nagtatrabaho. Kaya naisipan namin ni Lester na sabayan siya sa pag-uwi para kahit papaano'y madamayan namin siya kung anumang mabigat na problema ang kinaharap niya. Subalit hindi pa rin niya sinabi sa amin at ikiniit niya na wala siyang problema. Sumapit kami sa kanilang bahay at inabutan naming bukas ang bahay ngunit wala si Beatrice. Tinawag ni Mang Octavio ang anak niya pero walang sumasagot. Nabahala siya at kinausap ang ilang kapitbahay at masaklap pa ay walang nakakaalam kung saan nagtungo si Beatrice. Hindi pa noon natatagalan, ay may paparating na humihingal at huminto sa pagtakbo ang isang binatilyo na nagngangalang address at isinalaysay niya kay Mang Octavio na nakita niya si Beatrice na tinangay ng isang matangkad na lalaking hindi niya nakikilala patungo ito sa may kasukalan. Gusto sana niyang iligtas si Beatrice, subalit biglang nawala sa paningin niya ang lalaki, gayon din si Beatrice. Matapos nilang makarating sa may kakahuyan at dahil doon ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Mang Octavio
Nagmamadali siyang nagtungo sa kasukalan at napilitan na siyang isama kami dahil gusto naming makatulong sa kanya. Lumubog na ang araw na makarating kami sa kasukalan at sa tulong ng liwanag ng buwan ay natagpuan namin si Beatrice na nakatali ang mga kamay at paa sa katawan ng malaking punong kahoy. May busalang bibig at takot na nakatingin sa amin. Umuungol siya at parabang binibigyan kami ng babala. Walang ano-ano yung milumitaw na isang bulto sa aming harapan at umaalingaw ang kanyang tinig. Sa wakas, nagkita tayong muli, Octavio. Ito na marahil ang uling pagkakataon ng ating pagtutuos. Binulyawan naman siya ni Mang Octavio. Nicolas, huwag mong itamay sa alitan natin ang aking anak. Tapusin na natin dito ang laban at tinatay ako na nakahanda ng paglilibingan mo sa lugar na ito. Matapos niyon ay umasim ang mukha ng aswang habang nandilimahid ang naglalangis niyang mukha at buong katawan. Hindi ka pa rin nagpabago, Octavio. Hanggang ngayon ay isa ka pa rin hangal. Kahit kailan ay hindi mo ako mapapaslang, mas malakas at mas makapangyarihan ako sa iyo. Kaya ihanda mo na ang sarili mo dahil ibabaon kita ng buhay sa hukay. At matapos niyon ay sumugod ang aswang. Pareha silang naglaho ni Mang Octavio. Kasabay niyon ay nagsipagbagsakan ng mga dahon sa mga sanga ng puno, kasunod ng humangin ng malakas. Makalipas ang ilang sandali ay lumitaw ang isang aswang at pasugod niya kaming inatake. Papasulong siya kay Lester kaya humarang ako sa harapan nito at ako ang napuruan. Sinakal niya ako ng pagkahigpit-igpit at nakita ko na naglalaway siya. Malapit nang tumulo sa mukha ko ang kanyang laway nang may humablot sa aswang at mabilis itong naitulak palayo sa akin. Napalood ako sa lupa at umubo ko ng makailang beses bago ko tumayo't lumapit siya sa kapatid ko. Naisipan naming puntahan si Beatrice at inabutan namin itong umuungol sa may punong kahoy. Pinagtulungan namin siyang tanggalan ng busal sa bibig at mga nakabigkis na panalis sa mga kamay. Nang tuloy ang makawala si Beatrice ay nagpasalamat siya sa aming dalawa at hindi ko inaasahang pangyayari ay niyakap niya si Lester ng maigpit. Pagkatapos ay hinalikan sa pisngi. Bahagya siyang namula at nagulat sa ginawa ng dalaga. Paglingon ko sa dagong kinaroroonan ng aswang at ni Mang Octavio ay nakita ko silang nagtatagisan ng bilis at kapangyarihan. Inihagis ni Mang Octavio ang kanyang itak at eksakto itong dumako patungo kay Nicolas na hindi kaagad nakaiwas at napasandal sa katawan ng punong kahoy. Sa isang kisap matay tumarak sa tiyan ng aswang ang dulo ng itak. Sumuka ito ng pulang likido. Lumapit sa kanya si Mang Octavio at binunot nito ang itak sa tiyan. At pagkatapos ay kinilitan na ito sa leeg hanggang sa tumulo ng masagana nitong pulang likido sa lupa. Doon na mismo nalagutan ng hininga ang aswang. Tumura sa lupa si Mang Octavio at nagwika. Kinain mo ng lahat ng mga sinabi mo, Nicolas. Kailanman ay hindi nagwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Pagkatapos niyon ay kinausap ni Mang Octavio sa kawalan ng kanyang namayapang asawa at kasunod niyon ay hinarap niya kami. Sinalubong siya ni Beatrice ng mahigpit na yakap na lubos na ikinaluha at ikinatuwa ni Mang Octavio dahil sa wakas ay nailigtas na niya ang buhay ng kanyang anak. Hindi na kami nagtagal sa lugar na yon at bumalik na kami sa aming mga bahay. Nagpasalamat kami sa isa't isa bago kami maghiwa-hiwalay ng mga landas. Sa kasunod na araw ay nakarating na sanayon ng tungkol sa pagkawala ng aswang at nalaman ng mga tao ang pagpaslang ni Mang Octavio sa aswang. Nagsilbi siyang bayani sa karamihan pero patuloy pa rin naging lihim ang tungkol sa kanyang mutya, ang kanyang mutya ng putik. Di ko man bibig naming magkapatid kahit alam namin ang tungkol sa kanyang tinataglay na kapangyarihan. Hindi na rin binulabog ng mga aswang ang aming nayon at nagpatuloy ang kasaganahan sa pag-aani ng palay. Lumipas ang ilang araw ay nagkaroon ng lakas ng loob si Lester na umakit ng ligaw kay Beatrice at pinayagan naman siya ni Mang Octavio. Binigyan niya ang mga ito ng basbas dahil talagang botong-boto ito sa kapatid ko. Hindi nagtagal ay naging magkasintahan na sila pero umalis si Lester at ipinagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Inirespeto niya ang pagkababae ni Beatrice
at matagal bago niya nakamit ang kanyang pangarap. Noong nakatapos na siya sa pag-aaral ay nag-apply siya sa trabaho at maswerte namang nakasahod. Nakaipon naman siya sa loob ng isang taon at natulungan din ang pamilya namin na may paayos ang ibang bahagi ng bahay namin na nasira ng bagyo. Bumalik si Lester sa aming lugar at nagplano silang magpakasal ni Beatriz. Nagpatayo sila ng bahay malapit sa aming mga magulang at nang mabiyaan sila ng dalawang anak ay saka pa lamang bumalik sa trabaho si Lester. Samantala, patuloy pa rin sa pagsasaka si Mang Octavio at pagtulong niya sa mga nangangailangan. Madalas siyang bumisita sa bahay ni Beatriz at Lester para dalawin at alagaan ang kanyang mga apo. Dumating ang araw na binawian siya ng buhay dulot ng katandaan at ipinamana niya kay Lester ang mutya ng putik na nakapagbigay dito ng swerte sa kanilang pamumuhay. Dito na po nagtatapos ang kwento ng masalimuot na pakikipagsapalaran ko, gayon din ang aking kapatid sa piling ng mga aswang. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig.